Sierra Madre ang binansagang gulugod o backbone ng isla ng Luzon. Tinawag ito ng mga Kastila na Sierra Madre, na ang kahulugan ay Mother of the Mountains dahil sa haba ba naman ng bulubundukin nito. Gaano nga ba kahalaga ang Sierra Madre? Paano ba nito napoprotektahan ng bansa at napahihina ang mga malalakas na bagyo? At bakit pinangangambahan ng marami kung sakaling masira ang bulubundukin ito? Yan ang ating aalamin. Ang Sierra Madre ang pinakamahabang bulubundukin o hanay ng mga bundok sa Pilipinas. May haba itong mahigit 500 kilometro at nasasakop ang mga lugar sa Cagayan, Isabela, Aurora, Bulacan, Laguna, Quirino, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Rizal at Quezon. Kagubatan ng malaking bahagi nito na nasa 1.4 milyong hektarya at kumakatawan sa 40% sa kagubatan ng bansa. Maraming uri ng mga hayop at halaman ang nabubuhay sa kagubatan at karamihan ay tanging sa bansa lamang ito makikita at nanganganib pang maubos. Dito din natin matatagpuan ang ating katutubong dumagat o agta na naninirahan sa mga baybayin at paanan ng Sierra Madre at nabubuhay sa pamamagitan ng pangangaso at pagtatanim. Ang bulubundukin ng Sierra Madre ay ang natural na panangka ng Luzon o natural barrier sa malalakas na bagyo na maaaring pumasok sa silangan ng Luzon o bagyong nagmumula sa karagatang Pasipiko. Dahil sa taglay at katangian nitong matataas at naglalakihang bulubundukin, napahihina nito ang isang malakas na bagyo gaya ng paglandfall ng bagyong Karding sa kalupaan ng Quezon Province na bahagi din ng Sierra Madre Mountain Range. Nakita natin na humina ang bagyong Karding mula sa pagiging super typhoon intensity, naging typhoon na lamang ito. Ilan pa sa mga malalakas na bagyo na dumaan sa ating bansa na pinahina din ang ating natural barrier. Kabilang sa mga bagyong pinahina ng Sierra Madre ay ang bagyong Karen na may international name na Sarika at Super Typhoon Lawin na may international name na Haima. Mula sa Category 5 na pababa ng Sierra Madre, ang Typhoon Lawin sa Category 3. Ang pinakamalaking protektadong lugar ng bansa, ang Northern Sierra Madre Natural Park na matatagpuan sa bulubunduking bahagi ng Isabela at Cagayan Valley. Ito ay nasa pansamantalang talaan ng posibleng maging bahagi ng UNESCO World Heritage Sites dahil sa angking yaman ng kagubatan at kabundukan. Sa kasamaang palad, patuloy na nasisira ang ating natural na proteksyon laban sa mga bagyo. Sa ulat ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, higit sa 1,640 hektarya na ng bulubundukin ang nasira noong 2010. Kabilang sa mga rason ay ang mga aktibidad ng mga tao gaya ng ilegal na pagtutroso, pagkakaingin, pag-uuling, pangangaso at pagmimina. Ang dating Pangulong si Pinoy ay naglagda ng Proclamation 233 noong 2011 na naglalayong protektahan ang Sierra Madre. Sa kabila ng pagprotekta ng Sierra Madre sa ating bansa, maraming netizens ang nagsasabi na sana ay wag nang ituloy ang planong pagtatayo ng Kaliwa Dam sa lugar dahil siguradong maraming tao ang maaapektuhan kasama na ang ating katutubong dumagat. Maging ang mga nakatirang hayop, halaman at higit sa lahat, hihina ang depensa ng bansa sa mga posible pang pumasok na mga bagyo. Kaya naman, panawagan ng mga netizen na sana ay maisabatas ang mga nakahaing House Bill sa Kongreso na mangangalaga sa Sierra Madre at iba pang bulubundukin ng bansa upang hindi ito maabuso. Maswerte ang Pilipinas dahil pinagkalooban tayo ng isang natural na panangga sa mga bagyo. Marapat lamang ingatan at pahalagahan natin ito.